Good morning mga kasing pogi, ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng gulay na nagmula sa kawayan. Kung tawagin ay labong, masarap aring ginataan. Sisimulan ko aring kwento sa pag-uwi ko galing sa trabaho. Ari ang aking service, ang pinakamamahal kong motorsiklo. Nasa isang oras ang biyahe, bago makarating sa bahay, dadaan muna ako dini sa bakery para makabili ng pasalubong na tinapay. Bakit daw lagi ako nagmamadali sa tuwing ako'y uuwi? Hindi nila alam ay hinahabol ko ang bawat oras dahil sa bahay ay naghihintay ang aking asawa at ang aking anak na si Lucas. Ako'y nagugutom na, kaya kaunti lang muna ng lambingan at magluluto na ako ng ginataan. Mahirap kumuha na rin sa kawayanan, baka tayo'y maahasan. Kaya bumili na lang ako ng 2 kilo sa pamilihang bayan. Sa tuwing ako'y nagagata, garne ang aking ginagawa. Ang mga gulay ay aking nilalaga para siguradong malambot muna. Lalagyan ko ng pako para mas masarap ang ginataan. Tinulungan ako ng aking hipag na masipag, Pio na may ang pangalan, galing sa Sablayan. Bukod sa pako, mayroon pang ibang gulay na kasama tulad ng okra at talbos ng kalabasa. Dahil dini sa palengke ay walang saluyot na tinda. Sisiguraduhin nating malambot na bago igahin, dahil kapag aray matigas, parang pride na mataas, mahirap lunukin. Inilipat ko laang ng paglulutuan dini sa aking kawali na pangmalakasan. Ginayat kong sibuyas, isasama ko na diyan. Pinagsama-sama ko na lahat ng pampalasa para mamaya ay titikman mo na laang para malaman kung balanse ang timpla. 4 na buo ng niyog ang aking pinagata. Ang nilagay ko'y 2 laang muna para agad makuluan at magsama-sama ang lasa sa kasuluk-sulukan. Magsasangag din ako dito ng dilis, pangpasarap na ipampabango pa kahit walang patis. Ari ang pang-ultimatum, sa amoy palaang na rin, sigurado nakakagutom. Nilagyan ko laang ng kaunting sili, hindi pwede ang marami, baka hindi makakain ang aking asawa, hindi ako makakatabi mamayang gabi. Ari ang mga gulay na magbibigay kulay sa ating buhay, yung natitirang 2 gata, akin na rin ilalagay. Nung nagluto ako ng saka-saka, wala akong nabiling pako. Ngayon ay 20 na rin ang presyo. Dati lang ay 10. Pag namumundok ang tropa at napadaan sa kawayanan, talaga namang napakasarap na ng aming tanghalian. Aray amin la ang igigisa. Pag nalagyan ng baon naming sardinas, kahit mapait-pait ay okay na. Kayugay kumakain ng garne. Murang kawayan, ginagawang katre kapag gumulang. Akin la ang munang titikman. Kahit gaano kainit, tuloy ang laban. Ang paghuya ang bibilisan na laang. Maganda na ang kuluan, kaya aahunin ko na para makakain na kami ng aking pamilya. Kahit simple ang pang-ulam, nagiging espesyal ang kainan basta't kasama ko sila. Kaya naman ako'y nagpapasalamat sa aking mga taga-suporta. Nababasa ko sa comment, nagiging inspirasyon daw ako sa kanila. Pagdating sa pagpapamilya, ako ay baguhan. Pero tulad ng paglilingkod ko sa bayan, hindi ko yan tatalikuran. Sa dami ng aking pinagkakaabalahan, aminado ako na minsan ay nakakaramdam ng pagod. Kaya salamat sa Diyos, binigyan ako ng asawa na nagpapalakas ng loob at ang aking anak na si Lucas para lumakas ang aking tuhod. Kailangan nating magsikap, lalo yung mga tulad kong laki sa hirap. Magtiwala laang tayo sa Diyos at maaabot natin ang ating mga pangarap. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang dini na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panonood. Paalam!